Kadri, nagpaabot ng tulong ang pamahalaan sa ating mga kababayan sa Kalayaan, Palawan na nasalanta ng pananalasa ng Bagyong Karina at Habaga. Gaya ng BFAR na nabigay ng mga bangka sa mga naapektuhang mangingisda. Si Bien Manalo sa detalye live. Bien? Audrey, bandang alas 6:30 kanina ay nakarating kami dito sa Kuta Island. Mahigit 17 oras o halos isang araw yung itinagal ng aming paglalayag mula doon sa Hasa Hasa Shoal papunta dito sa Kuta Island. At kung mapapansin, Audrey, no, walang Chinese Maritime Militia vessels na nakapaligid dito sa Kuta Island bukod doon sa isang barko ng China Coast Guard na 3 araw nang nakabuntot sa amin. Ang tanging makikita lamang dito sa isa-isa isla, Audrey, ay mga Chinese fishing vessel na nangingisda dito sa isla. May mga tropa tayo ng mga sundalo, Audrey, na nakadistino dito sa Kuta Island para magbantay sa pinag-aagawang teritoryo. Matapos ang matagumpay na resupply mission ng BFAR sa Escoda Shoal, kung saan nasa 6.5 tons ng fuel ang naipamahagi sa 14 na fishing boats, naglayag naman ng halos isang araw ang BRP Datu Bangkawa bago nakarating sa Hasa Hasa Shoal o Half Moon Shoal na bahagi pa rin ng West Philippine Sea. Para ito sa Maritime Patrol at Vicinity Survey ng BFAR. Pero kapansin-pansin ang pagbuntot ng barko ng China Coast Guard sa aming vessel. Simula kasi nang magtungo kami sa Escoda Shoal hanggang makaalis sa Hasa Hasa Shoal ay nakabuntot na ang barko. Ramdam ang presence ng Chinese Maritime Militia vessels sa lugar. Katunayan, makailang beses nakatanggap ng radio challenge ang BFAR mula sa China. Pero hindi ito naging hadlang para sa ating mga otoridad na ipagpatuloy ang kanilang pagpapatrolya sa lugar. Naging mapayapa pa rin ang isinagawang Maritime Patrol at Vicinity Survey ng BFAR sa Hasa Hasa Shoal kahapon. Ayon sa PCG, pangunahing layunin ng misyon ang makapaghatid ng tulong sa mga mangingisdang Pilipino sa West Philippine Sea. The objective of the Bureau of Fisheries and Aquatic Resources ay pumalaot para mag-distribute ng mga fuel, no, sa ating mga mangingisdang Pilipino for them to be able to prolong their fishing activities in the West Philippine Sea. Still ensure, no, na we can be able to monitor ang ating mga mangingisdang Pilipino kapag naglalayag sila sa West Philippine Sea. Audrey, mamaya ay magsasagawa ang BFAR ng Maritime Patrol, Vicinity Survey at Resupply Mission dito sa Kuta Island. At mula rito sa Kuta Island sa West Philippine Sea, balik sa iyo, Audrey. Maraming salamat, Bien Manalo.